Internet Tikal Nation, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin kung ano yung mga natutunan ko so far sa nangyaring lockdown sa buong Pilipinas, actually sa buong mundo na yata, for the past few weeks. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Today is April 1. Sakto. April 1, 2020 na ginagawa ko itong video na ito. And nag-start ang lockdown is March 17. Dito sa Quezon, sa Luzon, kung hindi ako nagkakamali. March 17, 2020, in-announce official, magkakaroon ng enhanced community quarantine dito sa buong Luzon. So, that's been ilang weeks, 2 weeks, mahigit na. Kasi April 1 na ngayon. Sabi nila hanggang April 12 or 11 lang. So, yun yung latest update ko. So far, i-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga natutunan ko kasi itong lockdown na ito ay hindi naman ganun kalaki ang epekto sa akin personally. Kasi hindi naman ako palalabas. So yung part na wag labas, lumabas is walang epekto sa akin kasi hindi nga ako palalabas sa tao. Palagi na ako nandito sa bahay. So hindi siya ganun ka-big deal para sa akin. Okay, yung quarantine. Kasi para sa akin, parang ang tagal ko nang kina-quarantine yung sarili ko. Di ba? So kidding aside, so, i-share ko sa inyo kung ano na yung mga natutunan ko so far kasi lalo na, hindi tayo nakakalabas. Kaya mas maraming lessons yung nakuha ko nung nagmumuni-muni ako dito sa bahay. Kasi hindi naman talaga pwedeng lumabas. Madalang naman akong lumabas. So, madalas naman talaga ako nagmumuni-muni. Pero ang dami kong natutunan ng lesson sa based on experience na din. So far na-experience ko yung ganitong klase ng crisis kasi para sa akin first time yung ganitong crisis na-apektuhan ako at yung buong team ko at maraming tao sa buong mundo na may pakialam ako kasi yung mga nakaraan na crisis bata pa ako na nangyari. Yung mga nakaraan na crisis, yung 9/11, yung mga SARS, bird flu, swine flu, market crash 2008. Bata pa ako ng mga time na yan kaya wala pa akong kamuha-muha sa mundo, wala akong pakialam. Pero ngayon lang nagkaroon ng ganitong klase ng crisis na may pakialam ako. So, that's the time. Marami ako na talagang natutunan, marami ako nakuha na lessons so far. So, ito yung mga i-share ko sa inyo na I'm sure may makukuha rin kayo na lesson mula dito. First lesson is kailangan napakalakas ng immune system mo. Okay, so hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong COVID-19 is usually ang tinatamaan lang niya ay yung mga may mabababang, hindi usually. Talagang tinatamaan niya ay yung mga may mabababang immune system at nakamamatay siya sa mga tao na mabababang immune system, mga may edad na at saka may mga sakit na. Pero yung mga naapektuhan na malakas naman yung immune system, nakaka-recover naman sila. So yun yung isa sa pinakamalaking lesson sa akin na palakasin yung immune system. Hindi lang dahil may COVID eh. Dahil, sabi nga, di ba, ewan ko kung abutan niyo pa yung commercial na bawal magkasakit. Bawal magkasakit, crucible. So, mga batang 90s. Kasi mahal magkasakit. Kahit na yung simpleng lagnat, ganyan lang. Pag yung mga simpleng lagnat, sipon, ubo, na makakapigid sa atin para maging productive, nagiging mahal siya kasi yung oras. Hindi sa gamot, mura lang naman yung biodesic, mura lang naman yung mga ganun, mga paracetamol na gamot. Pero nagiging mahal siya kasi yung oras na nasasayang na hindi nagiging productive. Lalo-lalo na sa inyong mga network marketers na katulad ko na nandito tayo sa health and beauty industry. Sa health and beauty yung market natin, di ba? Health and beauty, tapos tayo pa yung nagkakasakit. may problema. Diba? Ibig sabihin parang hindi natin ina-apply sa sarili natin kung ano yung natututunan natin sa company or kung ano yung products na mismo pinapromote natin. So, before this all even happened, talagang pinapalakas ko na talagang immune system ko kasi nga, pag nagkakasakit nga ako, is yun, sayang yung oras na hindi ako nagiging productive, na wala akong nagagawa, kundi magpahinga.
Kaya ang ginawa ko before pa itong mangyari, before pa lahat itong global pandemic na ito, talagang pinalakas ko ng pinalakas yung immune system ko. Pero hindi naman ibig sabihin na malakas immune system mo, ay lalabas ka na, di ba? Malakas naman immune system, bata pa naman ako, hindi naman ako sakitin, lalabas ako kasi power pa yaman ako. Ay, hindi, katangahan yun, okay? Katangahan yun. Kasi pwedeng malakas yung immune system mo pag nahawahan ka, tapos hindi mo alam na may virus ka na pala. Makakahawa ka sa iba. Paano yung family member mo or tao malapit sa iyo na hindi malakas yung immune system? Diba? So, regardless kung meron mang may global pandemic man na ganito or wala, napaka-importante na malakas yung immune system natin. Number two, kailangan natin sumunod sa government kapag may ganitong klase ng crisis. Yung iba kasi matigas talaga yung ulo. Ganun talaga eh. Hindi naman talaga kayang kontrolin lahat. So, as of today, palala ng palala yung dumadami yung naaapektuhan. Dumadami yung nahahawahan ng virus kasi meron pa rin talaga mga matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa government na mag-stay sa bahay. Now, naiintindihan ko naman yung part na maraming factors kung bakit kasi yung hanap buhay, kailangan mga kain, blah, blah. Pero hanggat maaari, sumunod tayo sa government. Tapos, alam mo, nagsusupply naman sila kasi dito sa amin. I hope sa inyo din meron. Kasi meron nagsusupply, may nagdadala naman ng relief goods dito. And as much as possible yun nga, sumunod tayo sa government para hindi na kumalat na kumalat. Kasi yung virus na ito ay nakakahawa through people interaction, di ba? Droplets. So, napaka-importante na sumunod sa government kapag sa ganitong oras ng crisis kasi gumagawa naman sila ng paraan. And kahit hindi sila perfect, kahit maraming nagiging palpak, may ginagawa pa rin sila. Di ba? Kesa naman magreklamo tayo na magreklamo kung ano yung ginagawa nila na palpak, gawin na lang natin kung ano yung part natin na may maitutulong tayo or yung pinaka may tutulong natin, isumunod na lang tayo. Okay? Kasi kahit ano namang reklamo, hindi naman, mas lalala lang yung sitwasyon, kakareklamo. The more na may madaling tao na nagagalit, nagwawala, nagreklamo, the more na lalala lang yung sitwasyon, hindi naman nakakatulong. Number three, huwag mo nang hintayin na magkaroon ng emergency bago ka gumalaw. This goes hindi lang para sa mga network marketers, kundi baka sakali meron nanonood sa inyo na hindi ka networker, napadpad ka dito, naligaw ka dahil pogi, nakakita ka ng pogi. So, baka sakali. Diba? Pero, kidding aside, huwag mo nang hintayin na magkaroon ng emergency bago ka gumalaw, bago ka humataw, or bago ka magdagdag ng additional income. Kasi, katulad ngayon, diba? Kung ikaw ay isang wise na tao, nakapag-ipon ka ng malaki, mayroon kang savings, mayroon kang pinagkakitaan online, hindi ka masyadong maapektuhan itong global pandemic na to kasi may pumapasok sa'yo na income even though bumaba. Kasi even kami, nung nagkaroon ng ganitong global pandemic, talagang bumaba yung income. Yung sales namin tumataas. So ano yung ibig sabihin doon? Yung product orders namin, product reservation, kasi nagbibenta ko ng products, nagbibenta kami ng products online, yun yung negosyo namin. Hindi kami yung puro recruit lang. Network marketer ako, hindi puro recruit lang. Nagbibenta kami ng products. Tumataas yung product orders namin, yung sales, yung mga reservation. Kaso nga lang, problema, hindi na nag-deliver lahat dahil dito. Kaya yung income, mababa. Kasi limitado lang yung mga nade-deliveran ng lugar. So, yun yung sinasabi ko na dapat before pa lang nangyari talagang impact. Na impact na, save ng save. Diba? Save ng save ngayon. Ang ginawa ko, since ganito yung nangyayari, meron ako nanghugot. Diba? Meron ako nanghugot and hindi ako nahihirapan pagdating sa mga kailangan namin gastusin kasi nag-impact talaga kami ng pagkain kasi nga ayaw namin talaga lumabas. Yung risk na mahawahan, ayaw namin ng ganun. So, wag mo nang hintayin na magkaroon ng emergency kasi yung iba, tsaka lang gagalaw eh. Diba? Normal naman sa mga tao, may mga ganun talaga. And even naman ako, at some point of my life, may mga ganun din ako na ginagawa. Na kung kailan andyan na, di ba? Tsaka lang, yung, for example, kung kailan may sakit na, tsaka lang aalagaan yung health, kung kailan na ganito na yung nangyayari, crisis na, tsaka lang maghahanap ng extra income. Late na, pero it's not too late. Pwede pa rin naman na humabol. So, later on, isi-share ko yung about dyan kung paano mo pa rin magagawa na kumita online kahit na ganito yung nangyayari. So, ito na yung maging lesson sa atin na next time, na huwag nyo nang hintayin na magkaroon pa ng ganitong klase ng crisis. Hindi natin in-expect po eh. Tawag daw sa ganitong klase ng crisis as Black Swan. Okay? Based sa mga natutunan ko. Kasi walang nag-expect na biglang po patok ng ganito. Merong ibang nag-expect pero
majority hindi naniwala eh doon sa warning. So, yan at nangyari. Biglang shutdown, bagsak ang market, bagsak economy, sarado yung mga bansa. Tapos, daming namatay, daming nahahawahan, naapektuhan. So, huwag na natin hintayin yung ganitong klase ng emergency. Hindi lang ganitong klase ng emergency kasi ito, malalak to. Yung emergency sa family, for example, merong biglang accident, kung naman saan nangyari, health problem ng mga elderlies natin, family member, di ba? Usually, ganun yung mga emergency. Kailangan mo lang mag-ibas ng malaking pera. Huwag na natin hintayin na magkaroon ng matinding emergency bago tayo gumalaw, mag-save, magkaroon ng emergency fund. Huwag na natin hintayin na ganun. So, this will serve as a lesson. Dun sa mga merong emergency fund, may malaking savings, congrats, galing, good job. And para dun sa wala, next time, huwag nyo nang hintayin ulit na magkaroon ng ganito mangyari. At pwede lang kayo makapagsimula ngayon. Ngayon pa lang, yung kaya nyo na i-save, i-save nyo na. Diba? Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Lalo na ngayon, ganito yung situation, kailangan talaga magtipid. So, huwag nyo nang hintayin na, pagkatapos nitong itong pandemic na to, tsaka lang ako mag-iipon, tsaka lang ako maghahanap ng extra pagkakitaan, wala na. Hindi mo gagawin yun for sure. Kasi kung ngayon nga hindi mo magawa, after this, hindi mo rin naman gagawin yun. Diba kasi wala ka ng sapat na rason para gawin eh? Tapos na eh. Hindi ko na kailangan ng ganyan eh. So next, napaka-importante ng mga additional income online na opportunities na legal. Katulad ngayon, isa sa mga reason ba't hindi na ako palagi lumalabas kasi hindi ko naman kailangan lumabas. Okay, I'm a network marketer pero online yung negosyo na ginagawa ko, yung mga marketing strategies namin, online. Kasi sabi nga eh, si Bill Gates yata ang sabi nito na if your business is not on the internet, then you're not in the business. Or you're going out of business. Ganun yung sinabi niya. Hindi ito yung mga online business, yung ginagawa ko, hindi ito yung online business na na magre-recruit ka lang, walang tangible product, scam yung mga ganun. Okay, according sa SEC, scam yun. Kasi anong nakuha mong kapalit dun sa pera na inilabas, yung capital na inilabas mo, anong nakuha mo? Diba? Physical, tangible products na pwede mo rin ibenta, high quality na hindi overpriced, diba? Yung pangmasa ang presyo, high quality. So, ganun products yung pinapromote namin, ganun klase ng products, and binibenta namin siya online. So, since online namin ginagawa, even though ganito yung nangyari, na may sales pa rin, may pumapasok pa rin na income kahit na ganito yung nangyari. Hindi lang ganun kasing grabe nung time na wala pa tong pandemic na to, laki talaga ng sales namin, ngayon medyo bumaba talaga yung income, bumaba, yung pinapaliwanag ko kanina, kasi nga, limited yung kaya namin deliveran, pero meron pa rin, yun ang importante, tuloy-tuloy pa rin gumagalaw kaysa zero. So, napaka-importante na meron ka mga online opportunities na legal, tangible products, high quality na pangmasa ang presyo, na pwede mong i-market online. Now, medyo mahabang usapan na kasi itong topic na to. Ayokong pahabain yung topic regarding dito. So, meron na lang siguro akong ilalagay na link sa description ng video na ito kung saan matututunan mo kung paano mo magagawang kumita online sa legal at ethical na paraan. So, hanapin nyo na lang sa description sa ilalim ng video nito after nitong video. So, once again, napaka-importante ng online opportunities kasi kapag ganito yung nangyari, lahat, di ba, pumutok yung online. TikTok, di ba? Pumutok yung TikTok. Tapos, yung mga, ang ginagamit nila ngayon is yung mga Zoom meeting apps. Online conference, walang interaction talaga, bawal eh. Di ba? So, nung nagkaroon ng ganito, even though affected kami, hindi kami na zero. Meron pa rin pumapasok kasi online namin ginagawa yung negosyo. So, yun yung point ko lang doon. Kaya, dapat meron ka talagang online opportunity na ginagawa na legal, na ethical. Number 5, merong opportunity sa crisis. Actually, maraming bilyonaryo ang yumaman dahil sa crisis. Alam nila kung ano yung gagawin. Habang yung karamihan ng mga tao ay nagpapanik, natatakot, panic buying, nag-hoard, diba yung mga fear-based emotion, negative emotion, yung mga wais, yung mga marunong, is tinitake advantage nila yung opportunity. Lalo na ngayon. So, for example, katulad ng ginagawa namin ngayon, nag-online selling kami. Diba? Since nahihirapan yung meron kami product na nakakatulong na lumakas ang immune system, so yun yung pinapromote namin. Okay? Yun yung isa sa mga pinapromote namin na products. Dahil sa ganito na nangyayari na pandemic, kailangan ng tao na lumakas yung immune system nila para bumaba yung risk na mahawahan sila ng ganitong klase ng sakit, ng virus. So, advantage yun sa crisis.
di ba? Yung mga businesses for deliveries, so napakalaking factor nila, di ba? Even though maraming temporarily closed, pero meron pa rin mga nag-exist na mga riders, mga nag-deliver. Diba? Alam ko yung Grab, wala dito nun, sa Quezon, walang Grab dito. Sa Lucena pala, I mean, hindi ko alam sa buong Quezon. Sa Lucena, walang Grab, usually sa Manila lang. Hindi ko alam sa Calabarzon kung meron. Nakakapag-deliver sila, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng income, nakakapag-deliver sila ng mga goods or pagkain or anything na kailangan i-deliver. Diba? So, may opportunity sa crisis as long as naghahanap ka. Hindi yung nakikipanik ka sa ibang tao, di ba? Instead na ang ginagawa mo ay maghanap ng opportunity online para tuloy na may pumasok sa ini-income. Ang ginagawa ng karamihan, share ng share about sa mga fake news, di ba? So, kung ganun yung ginagawa mo, wala talaga mangyayari sa'yo. Kami, nung nagkaroon ng crisis, ang iniisip ko agad, ano yung mga opportunities na pwede kong gawin? Di ba? Na pwede pa rin ako kumita kahit na ganito yung nangyari. At the same time, makatulong ako sa ibang tao. Hindi ito yung pagkakakitaan mo lang yung ibang tao. Gagawa ka ng something na valuable na magbe-benefit yung iba. Like, yun lang, yung sinasabi ko, yung kailangan ng delivery ng mga tao kasi hindi nakakalabas. Andiyan si Grab, andiyan yung mga riders na willing mag-deliver. Diba? Kailangan ng tao ng immune system. Lumakas yung immune system. Yung immune system nila, lumakas. Nandito kami para magbenta. Mayroon pang iba dyan, for sure, na nagbebenta ng products na pampalakas ng immune system. So, deliver sa kanila. May opportunities pa rin online. And yung mga wais na entrepreneur, ganun yung ginagawa, samantalang yung iba, ginagawa, nagpapanik, natatakot, tumitigil, napaparalyze. So, advantage sa amin yun. Kasi kumukonti yung kakompetensya namin. Hindi ba? Kukunti lang kami gumagawa. So, tumataas yung demand namin. Yun, merong opportunity pagdating sa crisis kapag nag-iisip ka, pag hindi ka nagpapadala sa puro emosyon. So, ayun, marami ka natutunan dito sa training video na ito. And like mo kung nagustuhan mo, marami kang natutunan. Question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa training na ito? Comment mo dyan sa ilalim. And pwede mo rito share sa mga teammates mo, mga members mo, friends mo, relatives mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. Tungkol sa sinasabi ko kanina, hanapin niyo sa description sa ibaba yung meron akong ginawang video kung saan matututunan mo kung paano mo magagawang kumita sa online selling, lalo na sa panahon ngayon na ganito yung nangyayari. Panoorin mo lang yung video na yun para yun na mag-explain para sa'yo kung ano yung ginagawa namin ngayon. So, ayun, marami ka natutunan and nakapagbigay ito sa'yo ng value. Share mo to sa mga tao alam mo na matutulungan. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!